Ang kwentong inyong mapapakinggan ay hango sa Raffy Tulfo in Action Episodes Part 1 and Part 2. Puntahan ang link sa description box upang mapanood ang mga naturang videos. Nang magpunta si Grace sa tanggapan ni Raffy Tulfo, ang kanyang baby ay nasa pangangalaga ng ama nito na si Rustom Amestab sa Mabini, Pangasinan. Ayon kay Grace, makailang beses na silang naghiwalay ni Rustom. Nitong huli ay sinundan siya ng lalaki sa Maynila at nakiusap na buuin ang kanilang pamilya. Pinagbigyan siya ni Grace pero pagkatapos ng halos wala pang isang araw, naglasing ito at winasak ang kanilang mga gamit. Kumuha pa daw ito ng itak at nag-amok habang hinahanap si Grace. Mabuti na lang daw at nakapagtago siya sa payo na rin ng lola ni Rustom. Kinabukasan, nagdesisyon si Grace na umalis at iwan si Rustom. Naiwan ang kanyang anak sa poder ng lalaki sapagkat hindi siya pinayagan ng mga kaanak ni Rustom na dalhin ito. Pumayag na rin siya dahil kailangan niyang balikan ang naiwang trabaho sa Maynila. Ayon kay Grace, nangyari ito noong November 17, 2019. Dahil mabait ang Diyos, si Grace ay nakahanap ng trabaho bilang isang kasambahay sa tahanan ng mga Salvador. Pinayagan nila si Grace na kunin ang anak. Kaya laking pasasalamat ni Grace na pwede niyang makasama ang bata habang siya ay nagtratrabaho. Kinuha din ni Raffy Tulfo ang panig ni Rustom Amestab. Sinabi nito na mayroong katawagan sa cellphone si Grace noong dumating ito sa Pangasinan. Itinanggi rin niya ang pananakit ngunit may ebidensya pala si Grace dahil nakapagpa-blotter siya sa barangay nung minsang sinaktan siya nito. May mga pangit ding akusasyon si Rustom kay Grace, kagaya ng pagsusugal habang kasama ang bata. Sagot ni Grace, nangyari lang yon noong lamay ng kamag-anak ni Rustom at kasama rin niya si Rustom ng mga sandaling iyon. Agad naman itong naintindihan ni Sir Raffy Tulfo at hindi humaba ang usapin tungkol doon. Muli nilang pinag-usapan ang pananakit ni Rustom na nag-ugat lang pala sa nasirang cellphone dahil pinaglaruan ng kanilang anak. Nagalit daw si Rustom at agad siyang sinuntok dahil sa pagkasira ng cellphone. Patas ang ginawang pagtatanong ni Raffy Tulfo sa dalawa at nag-verify din siya sa barangay kung saan nag-report si Grace. Sabi ni Chairman Rolando Baril, nagpunta nga raw doon si Grace para mag-report. Dahil dito ay nakumpirma na nagsasabi nga ito ng totoo. Naluha si Grace. Nang sinabi ni Raffy Tulfo na naniniwala siya rito. Sa parto ng kwento, bumiyahe ang Raffy Tulfo in Action Team kasama si Grace Dayoba papunta sa Pangasinan. Nagharap ang dating magkarelasyon sa barangay at doon ay naging mataas ang tensyon sa pagitan nila. May mga sagutan at sumbatang naganap tulad ng madalas na nangyayari sa ganitong mga eksena. Sa gitna ng kanilang sumbatan ay pumagitan na sa kanila ang reporter ni Idol Raffy na si Cherie. Ayon sa kanya, hindi naman nila tutulungan si Grace na makuha ang bata kung alam na mapapahamak ito. Pinayuhan niya si Rustom na mag-file ng kaso para sa custody ng bata kung gusto nito. Kasunod nito, kusang inabot ng lola ni Rustom ang bata kay Grace.
Napaiyak si Grace nang muling mayakap ang anak. Lalo namang humagulhol si Rustom na sa umpisa pa lang ay umiiyak na. Niyakap siya ng kanyang ina na si Ronita Amistad na nagbigay ng magandang payo. Ayon sa kanya, pwede naman silang magpalitan sa pag-aalaga ng bata kahit magkahiwalay at tuloy pa rin ang suporta. Nangako naman si Grace kay Rustom na hindi ilalayo ang bata dahil siya pa rin ang ama nito. Pag gusto mong makita ang anak mo, magtawag ka lang sa akin. Hindi ko ilalayo yan kasi tatay ka pa rin yan. May karapatan ka rin dyan at hahanapin ka pa rin yan pag laki niyan, sabi ni Grace. Pagkatapos nito, kumalma na si Rustom. Agad nilang pinag-usapan ang visitation rights at sustento. Gumawa na ng kasulatan ang chairman ng barangay. Nakasaad sa kasulatan na si Rustom ay may karapatan na dumalaw sa bata anumang oras at may tungkulin naman itong magbigay ng halagang 2,000 pesos kada buwan. Sa huli ay nagbigay din ng payo ang MSWDO ng Mabini, Pangasinan na si Teresa Lagudos na tanggapin na ni Rustom ang sitwasyon at bisitahin na lang ang bata anytime na gusto niya. Pinayuhan din si Grace na alaga ang mabuti ang bata. Kagaya ng laging nakikita sa programa, pinagpahinga nila sa hotel ang mag-ina at kinabukasan ay ipinasyal upang makapag-bonding.